Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. So ngayon nasa Short 3 Residences tayo, Tower 3. So ituturo ko kayo sa basic furnishing na unit, which is ito yung mga 4 rentals na unit. So if your unit is for rentals, ito yung setup namin. And ang package namin is nag-range sa 180,000 to 300, depende doon sa gusto ninyong ipalagay na mga built-in. Pero kapag basic furnishing lang, nasa 180 to 200. And dito tayo sa kitchen area. Before po ng tour, papakilala ko sa inyo yung sister ko. Siya po yung naka-assign sa housekeeping. Hi! Ano ba yun? Say hi! Siya yung naka-assign sa housekeeping namin. Head ng housekeeping. So, BS nursing din, katulad ko, si Joy. So, lahat ng unit na restoration namin and cleaning, siya po yung nag-aasikaso. Siya yung nag-a-assign sa preventive maintenance every 3 months. Say hi sa unit hi owner. Yan. So, mag-start na tayo. So, sa kitchen area, wala kaming pre-provide dito na mga utensils kasi si tenant tayong magpo-provide. And naglagay kami ng mga announcement dito para ma-orient yung tenant namin na may preventive maintenance na every 2 to 3 months. And then, ginawa namin siyang Chinese, translate, and then translate din namin sa Vietnamese. Ito, isa to sa mga basic furnishing na nilalagay namin, yung microwave shelves. Kapag ka ang microwave kasi nilagay sa dito, lalong-lalo na pag Samsung yung in-order ninyo, hindi siya ma-open basta-basta. So, naglagay kami ng microwave shelves and request din ni tenant. Ay, ni owner. And sa rent naman, ang nilalagay talaga namin is 2-door na rent. So, kasama to sa basic furnishing niya. And dito naman tayo sa bedroom area. Sa bedroom area, so ni-request ni owner is yung built-in na cabinet. So, ganito yung style na gusto ni owner. Nordic style na parang minimalist wood type. So, if ever, yan. Ito yung mga nandito, which is, ay, wala dito pala. Ito is in order ko sa G Prime Construct. Pina-personalize ni owner na gusto niya is may side table din na cabinet. And ito in order ko sa supplier ko. Ang wala lang dito is yung mattress protector. So lalagyan namin. And three-way light na ilaw. Yan. So dito naman tayo sa living area. Ay, ito pala, yung aircon, as usual, nilagay namin dito sa bedroom area. And ang napansin ko, sa unit na to, is meron siyang window between the bedroom and the living area. So, ito. And then, naglagay kami ng air pump. So, ipapatanggol yung itong air pump na box. Yan, yung maliit. Yan, para saan ang air pump? Yung air pump na yan, dahil yung pipe na in-install ni SMDC is mas mataas, so kailangan may aircon pump na ilagay para yun yung magtutulong sa water papunta doon sa labas. Dahil ang layo, and then yung mataas kasi yung pipe niya. So yan, depende yan sa unit ninyo. Kapag ka mababa yung pipe, mas okay. Kaso ito, mas mataas yung pipe, kailangan ng aircon natin, ng aircon pump. Next, yung CR dito sa Short 3 naman. So, sa Short 3 kasi meron na siyang mirror, so hindi na kami naglagay dito. So, ang additional na lang na nilagay namin is yung washing machine, and then naglagay kami ng stand. Kailangan kasi to. Next, naglagay kami ng bilena.
And to follow yung towel rack kasi may stock na tayo, no? Yes, ma'am. Kailangan lagyan ng towel rack kasi walang sabitan. So, ang nangyayari, kung saan lang sila sumasabit ng mga ano, naglalagay na lang sila. So, mas okay na lagyan na lang. Then dito, basic lang yung nilagay namin. Hindi na kami naglagay ng glass enclosure. So, curtain na lang. Shower curtain. And, naglagay kami ng water heater din. Kasama na rin yun sa basic furnishing. So, ito yung maganda yung ano nila o handle nila. Yan. Next, dito naman sa dining area. So, sa dining area, ang pinalitan lang namin, ay pinalitan namin yung ilaw. So, same nung nasa kwarto. Flat siya dahil request ni owner parang ganyan. Super minimalist. Pero kung ako minsan, naglalagay ako dyan ng ilaw na maganda. Yung ceiling light talaga na parang i-accent lang. Which is nagugustuhan naman ng mga tenant. And dahil sa maliit yung space, so nag-request si owner na parang bar type na lang. Yung ganito. Pwede rin kayong mag-request ng ganito kung gusto niyo is parang bar type. And may isa kaming gagawin, ni-request ni owner doon na ano siya, table na bar talaga papunta dito. And then dito may parang console. If ever yun po yung next na i-bablog ko. And next, sa living area. Sa living area, ang gusto ni owner dito is yung fan light na ganito. So parang Japanese style na Nordic, minimalist. Then tricolor na rin siya. And ito yung ano bestseller namin na sofa bed. So ito yung pang-tenant talaga na nilalagay namin. Gray, mostly gray. Kapag masyadong dark light black, ayaw ng tenant eh. Then ayoko naman na madumihin, like brown or white. So safe ang color na gray. And ang unit na to is facing amenities. Dito ang request ni owner is ito, beige color na curtain. And ang ginawa namin dito is winol-tool namin. Wala kasi siyang kakapitan pag dito eh. Mahihirapan eh. Yan. Ito rin sa pagdito. Naka-wall to wall. Pakita ko sa inyo yung amenities. Ito yung updated for February 14 na Yugo. Ongoing siya. So, hindi ko pa alam kung kailan ang turnover ng amenities. Yan. So, sa mga unit owner na gustong magpa-turnover services, magpa-basic furnishing, and kahit yung interior, pwede namin kayong i-servicean po. Just email us at inquiry@talktoteamdale. Thank you! See you in my next vlog!